Yan. Kung paglalaroan mo lang pala ako, sana sinabi mo para nakapag PE uniform ako. Physical education uniform. Oh well, para mas maintindihan nila, eto yan, eto ang kwento ni Mara. So babasahin ko sa inyo. Nung makilala ko si Antonio sa FB, crush ko na siya. Bawal pa akong magka-boyfriend noon, pero dahil all out siya manligaw, kilig to the bones ako. Kaya kahit bawal, sinagot ko siya. Sige na, tayo na. Nang makagraduate kami ng college, pinakilala ko siya sa parents ko. At dahil approved naman siya, feeling ko, forever na kami. Pero nung magkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho, bigla siyang nagbago sa akin. Lagi siyang nagsiselos sa mga katrabaho ko. Lahat ng makita niyang kasama ko sa picture, pinagseselosan niya. Tuwing nagkikita kami, wala kaming ginawa kung hindi mag-away. May mga hirit pa nga siya. Baka gusto mo na makipaghiwalay so that you can post your new boyfriend on Facebook. Siyempre, hindi naman totoo. Ayokong makipaghiwalay sana sa kanya. Pero dahil pagod na ako sa kakaaway namin, pumayag akong makipag-cool off for 3 months. Wala pang 3 months, gusto ko nang makipagbalikan sa kanya. Pero ayaw niya, mayroon na daw siyang iba. Nagulat na lang ako biglang todo post siya sa FB ng mga pictures ng bagong girlfriend niya. Akala ko talaga, kaya siya nagsiselos dahil seryoso siya sa akin. Hindi pala yun ang basihan. Ang lungkot. Paano niyo nahahandle yung pagsiselos? O nagsiselos ba kayo? For me naman po, whenever a girl would feel jealous about my job or throughout anything that goes around in my life, I have to reassure her because obviously it comes from insecurity. So I have to reassure her, hey, you're the only one. Hey, I'm what? Serious about this. Sabi ko sa inyo eh. Serious? Sabi ko sa inyo, okay si Migo eh. Kasi the only thing I want to do is make sure that, you know, you let this girl know na siya na talaga. Yung pagsiselos, batayan din yan. Kung may nararamdaman ba talaga yung lalaki for the girl. Kasi di ba, kung hindi siya nagsiselos, baka naman walang pakialam talaga. So yung selos, normal lang, pero basta nasa lugar. Nasa lugar. And i-assure mo rin yung ka-relasyon mo na wala kang dapat ikaselos. Tama. Sabi ko na nga ba eh. Isa din siya, no? Mga boyfriend materials. Siyempre, bukod sa mga kaibigan at kamag-anak natin, minsan gusto natin makakuha ng love, advice at gagabay sa atin yung sa mga horoscope, astrology, o kaya sa mga tarot cards. Ay, gusto ko yan, yung kanina. Naman, di ba? Kaya naman today, nag-invite talaga ako ng isang tarot card reader na si Miss Jade Martin para tulungan tayo kung ano ba itong mga hugot-hugot lines na ito ni Mara, anong kapalaran meron siya. Miss Jade. Kasi iniisip ni Mara na hindi seryoso yung guy. The guy is secretly crying for help na ayusin natin yung relationship natin kasi parang nagbabago ka na. Kailangan talaga amuin niya nung gusto yung guy. Kasi ang hinihintay lang naman yung guys, aminin niya na nagkulang siya. Wow! Galing na. Galing pala yun. So Mara, yun lang naman pala ang hinihintay. Correct. Minsan ano din siguro sa mga taong nabigyan mo ng sakit sa past, siguro kailangan lang ipagtapat mo sa kanya na, ay ganito ang nangyari sa akin. So, wow, ang ganda nun. Kamali ako, i-admit mo na. Oo, i-admit mo talaga.